Sa detalye ng ating managbabagang mga balita, inaasahan na makapulisan ang pagtaas ng bilang ng mga magnanais mag-interstate travel application sa buong Malaysia mula sa hanay ng mga long-distance married couple kasunod ng pagluluwag na inanunsyo ng pamahalaan. Kasunod nito, ayon kay Bukit Aman Internal Security and Public Order Department Director Commander Dato Zainal Abidin Kasim, palalakasin ng pulisya ang pagsusubaybay ng publiko sa mga Standard Operating Procedures o SOP compliance sa mga roadblock. Pinayuhan niya mga long-distance married couple na kumuha mga ito ng police permit bago naising mag-interstate travel upang maiwasan ang mga aberya sakaling maabutan ng roadblock sa mga kalsada. Matatandaan itong Linggo, Agosto 8, inihayag ni Malaysia Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin ang pagluluwag sa ilang mga restriction gaya ng interstate travel para sa mga fully vaccinated individuals sa buong bansa na nagpasimula nitong Martes. Sa kabilang banda, bilang komento ukol sa nag-viral na video ng daang-daang dayuhan sa kahabaan ng pila para magpabakuna sa KLCC COVID-19 Vaccination Center, sinabi ni Commander Zainal Abidin na nag-deploy muli ito ng karagdagang tauhan upang subaybayan ang SOP compliance ng mga pupunta sa naturang vaccination center. Sa uling pahayag, sinabi pa ni Zainal Abidin na umabot na sa kabuuang 951 na mga tauhan ng PDRM ang na-deploy sa iba't ibang COVID-19 quarantine stations sa buong bansa. Anya pa, nasa 112 na mga pulis ang nakadestino sa ngayon sa mga ospital.